Saan muna tayo papunta? I-deliver mga yan. Saan nga muna? Sa Buret. Kilapate. Tsaka kay... Tsaka? Kay Marites. Buret din. So, iikot muna tayo sa Buret. Oo. Sa Buret muna tayo. Yun. Good evening sa inyo mga Dre. Good evening na. Alas 7 na ng gabi yan. Maliwanag lang. Dito na tayo. May deliver kami mga Dre. Deliver ng palabok tsaka chicken. Ganyan kami ka-busy. Madali mama. Saan natin yung ano? Sunroof. Iyan. Okay. Maliwanag na. Pag ganitong summer mga Dre. Ah, pa-summer pa lang pala. Yan, maraming ano eh. Customer. Kaya nga gagawa ko ng kusina sa labas eh. Para dun siya magluluto kasi pag summer dito, napakainit naman sobra. Magkano pera niya? 50. Ay, malas. Para talaga tayong over delivery na ito ah. May panukli na agad eh. Diyan mga Andre, oh, special delivery, aakit ko daw dyan eh. Nasa third floor sila, di ba? Ano yun? Special delivery. Wala daw kasi siyang kasama sa ano, sa bahay. Tiyempo, minsan may lock yung ano nila eh. Yung pinto. Pag mataas yung apartment yung mga Dre, ano, mahirap. Lalo pag nasira yung elevator. Sana hindi sira. Makahirap. Magdi-deliver ka tapos sira yung elevator, no? Tapos sira eh. 3-0. Nakalimutan ko ang number sila. Ah, ito. Okay. Dito lang pala sila sa bukal. Okay, alam ko na. 3-0. Hello, baby. Makakalita yung ano nila. Pag-late lang to mga Dre. Late ng elevator niya. Tsaka... Hello. Hi. Hello, Papa. Ay, ay, ay. Ito yung mga dagta. Mahirap din pag ano, pag maglilipat kayo ng bahay. Tapos nasa taas kayo. Thank you. Yun. Ano yung pala mga Dre, yung dineliver ko? Nasa nabanggit ko ba palabok tsaka chicken? Bali, parang ano siya, combo meal. Wala lang soft drinks. $10 yun mga Dre. Dalawa yung dineliver ko, kaya $20 na yun. May isa pa rito sa sasakyan. So, $30, di ba? Diskarte. Diskarte yung malupit. Walas natin pa sa aero natin, no? Oh, palimos. Naka-shades eh. Kakargahin ko yung bata eh, ayaw sumama. Ayaw niya? Oo. Dito lang yan mga Dre sa ano. Dito-dito lang naman sa mga area namin, sa malapit lang. 5 minutes drive lang, yan yung mga umu-order sa amin. Pag malayo, sila na yung pumipick up sa bahay. Ayan na yata siya. Oo. Ito?
Hindi. Pero dito? Oo. Ayan niya siya tumawa. Sayang, hindi nyo nakakita kung paano siya tumawa eh. May palakpak pa yung kasama eh. Tumagal pa nyo lang. Ay, hindi ko alam. Ayos. Video pa naman niya ako. Tumawa. Ano. Tahimik ngayon, madre. Tahimik ang Biyernes. Tahimik. Kukunti. Kukunti ang tabay dito sa ano eh. Jai. Ay, Huwebes. Imbaga king ka nga Huwebes. Kung konti ang tambay rito sa Victoria. Ang bayan kasi dito, mga Dre. Okay, tata. Tapos yun lang yung school. High school ba yan, lab? Yeah. Oh. Ay, hindi ko din dyan. Hindi niya naganaday to yun. Ito pa pala sa bangko. Well. Bumili mo kapi sa bangko. Bibili pala ako ng ano, lab. Bibili mo na ako ng sobre tsaka ano? Sige, sige. Sobre tsaka resibo. Just need this. Where's the receipt? 129. Oh, mas mura sa ano. Mas mura sa Dalarama yung resibo. Kasi dito, isa. $1.29. Sa Dalarama, parang 150 dalawa. So, pupunta lang ako dun bukas. Shout out. Shout out po kay Ma'am Maylin Perez. Nag-a-apply to si Ma'am ng ano eh, ng study permit dito sa Quebec. At papunta na yata siya rito eh. Ah, okay, nag-aantay siya ng approval ng study permit niya. Si Maylin Perez, shout out po sa inyo. Salamat po kay Ma'am Lourdes Lumeral. Ayos ang content mo. Thank you, thank you. Thank you. Kay Vicky Gomez, done watching. Ganyan ba talaga mga house diyan, puro bricks. Ano lang po 'yun, ah, bricks lang 'yung labas. Actually, 'yung bricks po nakahiwalay 'yung sa wall ng bahay. Ito yung bricks, ito yung wall ng bahay. Parang ano lang, pananggalang sa lamig. Kaya magkaiba po yun. Shout out po kay Ma'am Vicky Gomez. Ah, hindi ako makapagpa-house tour kasi madungis yung bahay namin eh. Nakakahiya. Tapos kay IC Vlogs. Yun, shout out din kay Ma'am IC Vlogs. Hindi ko pa nabibisita yung channel ni Ma'am. Magkano po kay Sir Michael Makapinlak? Ask lang po kung nasa magkano po ang sweldo nyo sa pag-maintain ng basura. Ano po ako, part-time ko po yung pagja-janitor sa building na tinitirahan namin. Wala na po akong sweldo ron kasi libre yung ano, yung pagtira namin sa bahay. Pero kung magbabayad kami ng bahay, nasa ano po, 950. So yun yung sweldo ko, 950. Ano po ang minimum score sa IELTS bago makapunta dyan, sir? I think ano po yata eh, 5 hanggang 5.5 yun po yata yung minimum kung mag-a-apply kayo ah. Sa ibang ano, sa ibang province kasi po dito sa ano, sa Quebec wala pong IELTS dito. Hindi nyo kailangan mag-IELTS para makapunta sa Quebec. Pag nag-apply kayo rito, bago po kayo makaalis papunta rito, kumbaga mag-aan po kayo, mag-French lesson kayo. I think sagot po yata ng employer nyo yun. Pagpapunta po kayo sa Quebec ah. Tapos ayun, kay Ma'am Ronaline Heradora, new here po, God bless, watching from Israel. Yun, thank you ma'am, thank you, thank you. Rosana T. Vlog, shout out po kay madam. At saka yung kay Daily Mama, Daily Mamila. Ano yung tongue twister? Daily Mamila, watching from Saudi Arabia. Thank you, ingat po kayo dyan sa Saudi. At sana ano, magluwag na dyan sa Saudi, no? At saka ito pala kay Madam Giselle Grace Pugan,
na tiga Melbourne, Australia. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi. Thank you sa suporta. Kay Sir Tonton, Dre, pasyal mo naman kami sa church kung meron. Merong church sa amin, malapit lang eh. Yung sa may tapat lang na pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi pa ako nakakapasok ron eh. Kulapu.net. Ayos ah. Sir, bala ko mag-apply sa Canada. Baka sakaling swerte yung matanggap. Anong agency yung magandang puntahan para di ako maloko? Marami po niyan. Check nyo lang po sa ano, sa workabroad.ph. Pero isa pong pinaka-legit na agency na nagpapapunta po, lalo na rito sa Quebec, yung IPAMS po. Yan po ang ano, parang number one yan dito sa Quebec eh. Ang daming dumating dito na galing sa IPAMS. Tapos kay Sir Ray Basco, sabi niya mas okay talaga sa Australia, sir. Cleaner doon, $25 an hour. Yun nga po no, sa pagkakaintindi ko po, yun nga po, malaki ang sweldo sa sa Australia. Kaya lang, ganun din po no, parang mahal din yung bilihin doon eh. So parehas lang, parang dito para sa amin mataas na yung sweldo rito, pero ganun din eh pag inano mo rin sa mga bilihin dito, mahal din eh. Kaya halos parehas lang. Usap-usap sa camera. Kinakausap yung camera. Ate, nandito na naman kami sa Tim Hortons. Hindi nga, totoo ba yung sinasabi mo? Mga Dre, kasi dito sa Tim Hortons, ang karaniwang nandito, mga India, from India. Sabi, Filipino wala. Wala daw ano, bayad ng training dito. Ilang araw yun? Kasi may mga katulad sa ano, mga Dre, sa Putay, sa isang supermarket dun sa may plaza kung saan ako nagtatrabaho. Doon may training din sila na 3 days yata. Pero walang bayad. May mga ganun dito, mga Dre, na ano, maliliit na pamilihan na hindi nagbabayad sa mga training nila. Pero hindi ko kalahin na... Sinatan yung magsabi. Talaga? Dito sa Tim Hortons? Nag-transfer na si Joy. Ah, oo. Copy na naman. Ano lang po yan, pag nagkakape kami, lumalabas kami. Siyempre, kumbaga... Where are you? Para maiba naman, di ba? Sa loob ng isang linggo. Maiba naman yung ambience kasi pag araw ng trabaho, talagang bahay trabaho lang kami niyan. Lalo na sa lisi kami ng schedule ni Mrs. Kasi panggabi yung ano eh, panggabi yung asawa ko. Kaya tas pang umaga ako. So nagkikita kami sa gabi na lang papasok na siya. Ganun. Kaya pag may pagkakataon katulad ngayon, Biyernes, andito kami sa labas. Parang nag-unwind kami, kumbaga, di ba? Baka malasing kayo, kakataka-kakaano natin. Cheers, ha? What you said? Mga Dre, alam nyo pag ano, pag naiinis ako sa trabaho ko, tumitingin din ako dito sa Indeed, eh. Dati ang dami nag-i-email sa akin tungkol dun sa ano, sa pagbibuilding maintenance. Dati pa. Pero ngayon, ang nag-i-email naman sa akin, tungkol sa ano, mga Dre? Tungkol sa forklift. Kasi may ano ko rito eh, may biodata ako rito sa Indeed. Ang experience ko sa forklift, nasa 10 taon. Kaya marami nag-i-email sa akin. Napakaraming trabaho dito, mga Dre. Ang problema lang kung paano kayo makakapunta talaga rito. Tambayan dito, mga Dre. Tambayan ng mga Pilipino rito. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo ba sila? May bisita tayo sa schedule. Hindi siya ma-uwi na rin. Oo, may umuwi na kasi kanina. Medyo po kamuna.
Okay, te, thank you. Ano ba nangyari sa'yo? Okay ka na? Na naman? Kumain ako na. Eh, matigas din ang ulo. Huwag ka na. Huwag mo nang kainin yung mga hindi daan. Huwag ka na kabawal. Ito matigas ang ulo mo. Masarap nga eh. Kita mo yung nangyari sa kamay mo. Okay. Ewan ko sa'yo, matigas ang ulo mo talaga. Ano bang tawag rin? Gout? Oo. Magbabayad mo na ako. Oh, sige. Ano ang service ka na lang? Parang, dati may kasama ako sa trabaho sa Saudi, no? May gout din siya. Pero, kaya siya ng mga, lalo na papaitan. Oo. Ang gagawin niya, iinom lang siya ng gamot. Kasi sabi niya, may gamot naman eh. Eh, minsan hindi kaya ng gamot. Talagang hindi kaya. Hindi makakalakad ng tatlong araw. Kasi hindi pwedeng, pag may gout ka, hindi pwede yung mga laman loob. Masarap ang masarap, papaitan. Masarap ang bawal. Masarap ang bawal. Matigas naman ang ulo. Ano ba kaya yun? Sobre, sobre. Madami naman yan. Para sa ano? Negosyo. Hindi, nag-aagaw ko ng apartment, di ba? Ay, oo. Oh. Bawal ang papaitan. Bawal ang dinuguan. Bawal ang dinagdaman. Eh, sabi niyo, bawal yun ang lahat yan. Sabi ko. Eh, anong gusto mo? Ha? Parang, anong gusto mo mag, yung ma-okay ka? O yung... Gusto ko mag... Pero nung isang linggo, nung Sabado, bili nung pamangking ko ng crispy pata. Sino ni Dixtan? Hindi, yung pamangking kong galing Israel. Oh, tapos? Tapos, may natira siya. Tapos sabi niya, Uncle, sa'yo na yan. Ang sarap ng crispy pata. Inubos mo naman? Inubos ko kalahati ng crispy pata. Jesus! Inaumagaan ng hapon. Nako. Magaan na naman. Nanay ko po. Namagalahat. Nanay ko po. Eh, napitawag mo natin. Namagalahat yan. Kung taga saan siya, nandun. Ay, doon. Tuparas kayo? Tagatarlak? Tagatarlak kayo. Pero paniki ako. Yun. Shoutout sa mga tagatarlak. Ay, mga kamag-anak mo, yung mga pamangkin mo. Magpakita ka na. Hello. Makikita kaya sa YouTube. Tanggalin mo yung mask mo para ano. Hello. Kung mamukhaan ka nila, ano? Para sa mga taga-Tarlac, ha? Shoutout sa mga taga-Tarlac. Yung mga kamag-anak mo, shoutout. Mga pamangkin mo. Shoutout sa mga pamangkin ko, mga kabag-anak ko. Ikatong din yung kalugamutat nung makita na ito. Tarlac. Madre, ito pala si Kuya Jun. Ano to, ang sideline niya rito. Parang Uber yan. Kumbaga yung mga kakilala niya, yun, magpapahatid sa kanya kung saan pupunta. Yung mga ganon. Tulong-tulong lang. Oo. Isa sa ano yan, diskarte ba? Ako nakukuha ng mga ano mo, ng mga customer mo. Ako na maghahatid sa kanila. Let's go. Sige, Kuya Jun. Okay, pagaling ka, kuya. Tumawag ang tuking ka. Napakita po na lang yung sa akin, ha? Guys, you have to clean your own mess, ha? Pag nandito kayo. Ayos, ha? Uy, yan na, Andre. Nag-ano lang kami. Nag-unwind ng konti. Hindi, dapat bibili kami ng chicken dyan, no? Sa ano? Sa IGA. Wala daw eh. Ba't walang chicken lab sa IGA? Ubos. Bukas na daw. Naubos. Eh tayo sa liwanag lab. Hindi ako nakikita siya camera. So bukas babalik kami Sabado. Kasi may limit ang ano, ang pagbili ng chicken dyan, mga dre. Pero dapat maaga tayo lab. Yun. Wala tayong makukuha kung hindi tayo maaga. Agaan daw namin. Makikipag-agawang kami. Dapat alas 8. Ayan ang ano, mga dre, kumbaga isa sa paraan para syempre kahit papaano madagdagan yung ano, yung kinikita ba sa parang, at least maka-discount ka. Oh, maka-discount ka sa chicken. Eh kasi nga pang-fried chicken 'yan eh. Ah, diyan pala tayo ng Diktan. Hindi ko alam kung ano 'to. Eh, dali tayo.
Anong oras na ba? Anong oras? Bukas na lang. Diyan na lang bukas. No, hindi ka maninigurado dyan. Ayos na. Baka wala? Eh kung nag, ano doon, nag-sendi, ganun. Hindi ko alam kasi. Ba't anong oras ba sila nag-ano? Alas 8 ang bukas. Eto? Oo. Kaya, may lakad ba tayo bukas? Wala. Ang lalakarin, mag-grocery. Grocery? Grocery na naman. Tsaka tubig uli. Kakabili ko lang tubig ngayon, mga dre. Pero, di yung boteng malaki yun, di ba? Bukas yung bibiliin ko. Yung di boteng maliit. Ang dami na kayong tubig. Yeah. Wait, we don't have to start the day yet.